Ang submachine gun, mga kapatid, ay napakagandang gamitin sa mga close quarter room clearing at counter terrorist operation, lalo na sa mga maliliit lang na space at mabilisang aksyon. Ang mga special forces sa iba't ibang panig ng mundo ay malimit din nating nakikita na dala ang isang submachine gun sa kanilang regular na mga operasyon. Maging sa mga combat medic, crew ng mga tangke, machine gunner at mga snipers ay hindi mawawala ang submachine gun. Malaki kasi ang maitutulong nito sa oras ng kagipitan kung sakaling hindi na nila magagamit ang kanilang mga primary weapon. Sa videong ito, mga kapatid, sisilipin natin ang ilan sa mga pinakamagagandang submachine gun sa iba't ibang panig ng mundo. Uzi, Israel. Ang Uzi submachine gun ay dinisenyo ng isang army lieutenant na si Uzil Gal noong 1949 at bilang parangal ipinangalan sa kanya ang naturang armas. Taong 1951, opisyal na inadapt ang Uzi at unang ipinakilala sa mga special forces ng Israel noong 1954. Pagkalipas ng 2 taon, naging standard issue submachine gun ito ng IDF. Simple lamang ang teknolohiya at disenyo ng Uzi, mga kapatid, isa itong open bolt blowback operated submachine gun na chambered para sa isang standard 9mm round. Mayroon itong semi-automatic at fully automatic mode at upang maiwasan ang accidental firing, mayroon din itong additional automatic grip safety button. Nakalagay ang magazine ng Uzi sa kanyang pistol grip kaya nagiging maikli itong tignan at nagiging mas madali ang pag-reload. Samantalang ang kanya namang magazine ay naglalaman ng 25 hanggang sa 40 rounds, ngunit pwede rin naman itong kargahan ng 50 round box-shaped magazine. Pinili ng IDF ang submachine gun na ito dahil sa pagiging simple at madaling gawin, na sa kalaunan ay inadapt na rin ng nasa mahigit 90 mga bansa para sa militar o sa mga puwersang nagpapatupad ng batas. Ayos na ayos pang ratsada ang Uzi submachine gun, ngunit ang downside lamang ng armas na ito ay ang kanyang limited range at accuracy, lalo na kapag naka-fully automatic. Sa kasalukuyan, ang Uzi submachine gun ay ginagamit pa rin ng humigit kumulang 70 mga bansa at ang pinakamahusay na version ng armas na ito ay ginagawa pa rin sa Israel. H&K MP5, Germany. Ang H&K MP5 submachine gun ay binuo ng kumpanyang Heckler & Koch noong mga 1960. Samantalang inadapt naman ito ng West German Police, Border Guard at Special Forces pagsapit ng 1966. Ang H&K MP5 ay isang blowback operated selective fire weapon na naka-chamber para sa standard 9mm ammunition na mayroong epektibong range na hanggang sa 100 meters. Hindi ito pangkaraniwang submachine gun dahil ito ay pumuputok mula sa close bolt at may ruler delay blowback mechanism, katulad ng sa H&K G3 automatic rifle na siya namang nagiging dahilan sa pagiging accurate nito. Ang mga unang production model ng MP5 ay mayroong straight back shape magazine at pagsapit noong 1977, isang curved magazine naman ang inintroduce na mayroong 15 hanggang sa 30 round na capacity, ngunit pwede rin itong kargahan ng 100 round drum magazine. Naging matagumpay ang disenyo ng armas na ito at napatunayang napakagandang gamitin. Kaya naman sa kabila ng tanda nito at pagdating ng bagong mga submachine gun na sumasabay sa makabagong teknolohiya, ang H&K MP5 ay nasa serbisyo pa rin ng halos 90 mga bansa, kabilang ang Germany. High quality, reliable at napaka-accurate na armas ang H&K MP5. Mayroon itong fire mode option na semi-automatic, full automatic at iba't ibang burst mode. Naging isa sa pinakakilalang submachine gun ng H&K MP5. Tanging ang Israeli Uzi submachine gun lamang ang naging karibal nito in terms of proliferation. Sa ngayon, patuloy pa rin ang production ng H&K MP5 at lisensyado itong ginagawa sa Greece, Iran, Mexico, Pakistan, Saudi Arabia, Sudan, Turkey at United Kingdom. H&K MP7, Germany. Ang MP7 submachine gun ay dinevelop ng kilalang kumpanyang Heckler & Koch ng Germany na sinasabing kompetensya ng Noy na mamayagpag na FNP90 ng Belgium. Orihinal na ginawa ang MP7 bilang isang HK PDW o personal defense weapon na para sa mga non-frontline troops. Unang inihayag ang armas na ito noong 2000, samantalang nagsimula naman ang kanyang production noong 2001 na sa kalaunan nasa serbisyo na ito ng Germany at higit sa 20 iba pang mga bansa kabilang ang South Korea at United Kingdom. Ang H&K MP7 ay isang gas-operated selective fire weapon, chambered para sa bagong Heckler & Koch 47x30mm high-velocity ammunition. Ang ammunition na ito ay sinasabing mas matindi ang range at penetration kumpara sa standard na 9mm round na karaniwang ginagamit ng karamihang mga submachine gun. Ang sukat at bigat ng MP7 ay katulad lang din sa isang tipikal na submachine gun. Kadalasan itong ginagamit bilang offensive role ng mga assault team o mga special forces sa close quarter combat at minsan ginagamit naman bilang isang primary weapon.
Maganda ang balanse at madaling i-operate ang MP7. Maaari itong paputukin gamit lamang ang isang kamay at ang kanya namang magazine capacity ay nasa 20 hanggang sa 40 rounds na mayroon namang epektibong range na 150 hanggang sa 200 meters. H&K UMP Germany. Ang H&K UMP submachine gun ay dinisenyo naman bilang kapalit ng kilalang MP5 noong mga mid-1990s at upang magdisenyo ng isang magaan, mas mura ngunit napakalakas na submachine gun. Isa itong blowback operated selective fire weapon na kung saan ang mga naunang versyon nito ay chambered para sa 45 ACP at 40 S&W ammunition na sa kalaunan ay nagkaroon na rin ng 9x19mm na version. Ang lahat ng version ng armas na ito mga kapatid ay pare-pareho lamang ang kanilang disenyo. Ang pinagkaiba lang ay ang kanilang chambering. Kayang pumutok ng UMP ng naka-semi-automatic, fully automatic o di naman kaya ay 2 or 3 round burst na mayroong 25 hanggang sa 30 round capacity na magazine at epektibong range na 100 meters. Taong 1999, nagsimula ang production ng UMP at hanggang sa kasalukuyan ay ginagawa pa rin ito at nasa serbisyo ng higit 20 mga bansa. FNP90, Belgium. Ang FNP-90 submachine gun ay binuo sa Belgium ng Fabrique Nationale noong huling bahagi ng 1980s. Na-introduce naman ito noong unang bahagi ng 1990 na kung saan kinilala bilang isang new generation weapon at kauna-unahang defense weapon. Sadyang nakadesenyo ang armas na ito bilang isa lang sanang personal defense weapon para sa mga non-frontline troops, vehicle drivers at mga tank and artillery crew. Subalit dahil sa naging matagumpay ito, kasalukuyan na ngayong ginagamit ang P90 ng mga military at law enforcement ng nasa 50 mga bansa. Kung pagbabasihan ang dimension, bigat at firepower ng armas, nasa kalagitnaan ito ng isang submachine gun at assault rifle. Isa itong blowback operated selective fire weapon na mayroong bullpup layout na kinakargahan ng bagong develop na 5.7x28mm ammunition na mayroong sharp nose bullets. Napakaganda ng bala ng armas na ito, mayroon itong mas pinahusay na penetration kumpara sa karaniwang 9mm round at epektibo rin laban sa body armor sa range na 100 meters o higit pa. Mayroon lamang katamtamang laki at bigat ng isang P90. Madali rin itong gamitin at i-maintain at higit sa lahat mahina itong mag-recoil at napakadaling kontrolin gamit ang isang kamay. Dahil sa saktong-sakto lamang na sukat, range, penetration at high magazine capacity ng P90, mainam itong gamitin sa mga offensive roles sa close range at gamitin bilang primary weapon. Mayroong di pangkaraniwang 50 rounds capacity magazine ang P90 na makikita sa itaas ng barrel. Ang feature na ito ay nakakatulong sa armas upang mas lalo pa itong maging mainam gamitin. Samantalang ang kanya namang effective range ay nasa 150 hanggang sa 200 meters at tumatagos ito sa standard na helmet ng US Army sa layong 150 meters. Beretta PM12, Italy. Ang Beretta PM12 ay na-develop noong mga 1950s at unang naipakilala pagsapit ng 1959 na kalaunan ay inadapt ng Italian Army, Special Forces at mga Law Enforcement Forces. Ang Beretta PM12 ay isang blowback operated weapon na chambered para sa standard NATO 9x19mm ammunition. Bagamat sa modern standard ay sinasabing mabigat ang PM12, subalit napatunayan na ng armas na ito ang kanyang pagiging matibay, komportabling gamitin, accurate at napaka-stable kapag pumuputok. Ang original na PM12 ay mayroong side-folding metal stock, samantalang ang mga early version ay mayroon ng quick detachable wooden butt stock. Mayroon din itong integral forward grip na nagpapa-improve naman sa kanyang stability habang pumuputok. Magazine capacity mula sa 20 hanggang sa 40 round at epektibong range na hanggang sa 200 meters. Kung pagbabasihan ng modern standard, ang armas na ito ay isa ng outdated. Subalit ginagamit pa rin ito sa Italy at iba pang mga bansa at lisensyado namang ginagawa sa Belgium, Brazil at Indonesia. Mach-10, United States. Ang Mach-10 submachine gun ay dinisenyo ng isang American arms designer na si Gordon B. Ingram noon pang mga 1960s. Sadyang ginawa ang armas na ito para sa mga special operation ng military, law enforcement at maging sa mga VIP security. Nagsimula ang production ng armas noong 1970 sa pamamagitan ng Military Armament Corporation o MAC. Subalit pagsapit ng 1976, ang production rights nito ay inilipat sa RPB Industries Incorporated. Hindi inadapt ng US Army ang Mach-10, subalit naibenta ito sa Chile at iba pang mga bansa sa Asia at Timog Amerika. Ang kopya naman ng submachine gun na ito ay ginagawa sa Japan, South Africa at Taiwan. Bagaman ang Mach-10 ay hindi na ngayon ang nangungunang submachine gun, gayunpaman ginagamit pa rin ito ng humigit-kumulang 15 mga bansa. Ang Mach-10 submachine gun ay nakadesenyo para sa tinatawag na close encounter. Isa itong blowback operated selective fire weapon na chambered para sa 45 ACP at 9mm rounds.
Ang 45ACP na modelo nito ay mayroong magazine capacity na hanggang sa 30 round, samantalang ang 9mm model ay mayroon namang 32 rounds at parehong mayroong 50 to 70 na epektibong range. Simple lamang ang disenyo at teknolohiya ng Mach 10, bagamat sinasabing hindi kalayuan ang kanyang epektibong range at hindi rin ganun kaganda ang accuracy. Subalit pagdating sa close range, napakaganda nitong gamiting panratsada. Ikaw kapatid, may alam ka pa bang mas malupit at mas magandang submachine gun? I-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating Munting channel. Maraming maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!